worry of their core players, namely Christopher Ignacio and Jason Quilonia, their holdovers from EVCAA 2019. Will they achieve their goal to win this game? We'll see as the game starts in a few. Back to you, Cavs and Dogs. Thank you so much, Daniel. Yun po mga kaibigan, ang update para sa kupunan ng Lady Normal University Golden Falcons. So ngayon, check naman natin kumusta, ano kaya ang magiging preparasyon ng Samar State University. Nasa ating line 2 si Ella. Ella, go ahead. Good evening, Metro Tacloban, and to the basketball fans around the world. We're still here at the Tacloban City Convention Center for the third game of the day between the LNU Golden Falcons and the Samar State University Deers. The Deers are coming in hot from last night's win against the SPSPS Templars, who they won over with a whopping score of 86-68. Coach Crabilla of Samar State University says that since LNU is a team comprised of new members, they've tried to do trial and error methods with regards to their plays. Offense will most likely be the same level as last night, and they'll be focusing on the Falcons' movement. More about the team's strategy for tonight's game, they're planning to utilize stealth and speed to combat the Falcons' size advantage. Will the Deers keep the flame ablaze, or will the Falcons extinguish the budding fire that the Deers are currently trying to ignite? Let's tune into the game to find out. Back to you, Kevs and Oggs. Thank you, Ella. So, yun po. Oh, anyanyahan natin yung ating mga malalapit lang dito sa Tacloban City Astrodome. Total, wala namang bayad yung panonood dito. Opo. Oh, punta kayo rito. Mayroon pang mga bakante mga upuan para mag-enjoy. Isama na ninyo ang buong pamilya nyo. Total, pampamilya naman ito. Lalong-lalo na't mga estudyante itong mga naglalaro. I see. At mas maganda yung andito ka mismo live, Partner Kev, sa Tacloban Convention Center, kasi feel na feel mo yung init ng laro, no? Excitement, yes. Intensity, lahat-lahat na. At malamig pa rito. Malamig air pa. Air-conditioned. Oo, pa. Relax ka. Relax ka dito. Kasi malamig ang ating klima dito sa loob ng Tacloban Convention Center. Pero despite sa lamig dito, lalong umiinit. Oh, lalong umiinit ang ating mga laro. Becoming more intense yung ating mga games. Dahil nga, magpwepwestuhan ito para makapasok sa semifinals. Kasi hinati ito ng dalawang bracket. We have 11 teams. Yung isang bracket, 6 teams. Yung isa, 5 teams. Okay. Round robin, bawat bracket, yung dalawang mangunguna, top 2 sa bawat bracket, papasok sa semifinals. Okay. Yung semifinals natin siguro, mangyayari pa yan by November. Kasi weekend lang naman yung ating mga laro. Yun po, oo. Sa ating mga tagapakinig dyan at nanonood, every Saturdays and Sundays lang po ang ating mga laro sa nagpapatuloy na EVCAA Season 2. Okay, pasalamatan natin, Partner Oggs. Sige po, maraming salamat. Muli po, nagpapasalamat kami sa ating mga partners and sponsors para sa EVCAA Season 2. The Commission on Higher Education through Regional Director Maximo Alhebe. Office of the House Speaker, Martin Romualdez. Tingog Party List, led by Congresswoman Yeda Marie Romualdez and Congressman Jude Asidre. City Government of Tacloban through Honorable Mayor Alfred Romualdez. Heraya Foundation, 745 Sports Apparel Accessory Shop, Wald's Bistro, Show and Go, Ariao Construction, Brent Options, Aquabel Water Refilling Station, and JKJ Premium Sports and Entertainment. At gayon din po, pinapasalamatan natin ang nagdadala ng officiating ng ating mga laro. Walang iba kundi ang Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP Region 8. At yun po ang ating official media partner, ang PRTV Tacloban and FMR. Paki-share po sa ating live feed, no? Sa ating official Facebook page ng EVCAA Season 2 at PRTV, yung ating Game 3 para ngayong Day 2 ng EVCAA Season 2. And please inform your Dabarkads, your loved ones, your relatives, your friends. Please inform them that the EVCAA Season 2 has opened already. At para ma-share natin yung ating mga laro dito, para malaman nila na naglalaro ang kanilang mga pamangkin, mga barkada, at ang kanilang mga relatives. Ayun. Sige.
Tinitingnan ko dito yung lineup ng Samar State University. O talagang combination to ng Paranas at Catbalogan. Mm-hmm. Tingnan natin, oh. Catbalogan, yung mga players dito at saka Paranas. Itong Tulipas Brothers, partner games, mga taga Paranas to. Talagang hasang-hasa na ito. Hasang-hasa. O, napupunta to sa Cebu, napupunta sa Southern Leyte, at saka yung Paranas team doon sa Eastern Samar, parang kinatatakutan na doon eh. Kung titingnan naman natin yung lineup dito ng Leyte Normal University, halo-halo. May taga Eastern Samar, may taga Tacloban City, taga San Miguel Leyte, taga Kalubian, saan to? Taga Dulag, okay, at saka taga Palo, mayroon taga Villaba. No wonder kasi nga naman yung Leyte Normal University, Bong Region ang nag-aaral dyan. Okay, ito na ang ating Coliseum Barker para sa first fight. The main game for the evening. Live from the Tacloban City Convention Center, this is the Season 2 of the FKA Men's Invitational Basketball Tournament. Brought to you by the Commission on Higher Education, Regional Office 8, Office of the House Speaker Martin Romualdez, and Tingog Partilis led by Representative Congresswoman Yeda Marie Romualdez and Congressman Jude Acedre. And now introducing the starting five of your Leyte Normal University Golden Falcons. At guard number 6, Gino Soposo. At guard number 15, Benedict Bakaykay. At forward number 2, Jepen Ompakan. At forward number 13, John Lester Makabinkel. And center number 10, Christopher Ignacio. The head coach of LNU is Mr. Edwin A. Morillo. Assistant coach Philip Luis Repolio, Jose Wilfred Avestros, and Mr. Philip Peter Calumpiano. And now, introducing the starting five of your Samar State University Deer. At guard, number 7, Adrian Babalcon. At guard, number 09, Rick Genre Rodriguez. At forward, number 6, Rogelio Tulipas Jr. And forward number 2, Albert Joshua Tulipas. And center number Philip Ballena. The head coach of SSU is Mr. Leandro Crebelio. Assistant coach Raul Selmar and Antonieto Betanzor. Our referee is Mr. Hardy Nibreja, Mr. Roy Lapura, Mr. Jonathan Chu, and Mr. Elmer Calipara. It's game time! Sige po mga kaibigan, umpisahan ang bakbakan. Leyte Normal University Golden Falcons versus Samar State University Deer. Bula po ng SSU number 6! Kaagad pumasok yung drive ni Tulipas. Bola ng LNU. Sa ilalim ko, number 2. Wala. Big rebound ni Rodriguez, number 9. Ng Samar State University. Pasa kay AJ Tulipas, the point guard of SSU. Pasa kay number 7. Number 7 for 3. No good. Mintes yung 3-point shot ni Babalcon. Para nag-apura doon si Babalcon. Napakahaba pa ng kanilang shot clock. Bola ngayon ng LNU. So, number 6. Mali doon ang pasa. Babalcon. Ito na number 2, to Obiena. Tumama sa paa ni Obiena, ani AJ. AJ Tulipas pala. Hindi si AJ Obiena.
Number 6, Suposo. Paso number 15, it's Bakaykay. To number 2, Ompakan. Kay Ignacio. By to number 13. To Ignacio, Ignacio jump. On. Ignacio at the right place at the right time to receive the pass, and he was wide open for that medium range basket, tying the score at 2. To Lipas Junior. Mera! No good. Nakuha niyo balko number 7. Palik kay Tulipas Junior. Sa gitna kay number 1. Ebeliena. Paso Rodriguez. Rodriguez sa ilalim. Well, sa kanya pa rin ang bola. Back to babalkon sa ibabaw. Number 7. Pasa kay AJ Tulipas. Pumasok. Pasa kay babalkon. It's a whistle. It's a traveling violation. Kitang-kita ng ating veteranong referee na si Mr. Calipara, yung traveling ng SSU Deer. Kaya balik dito sa Soaring Falcons or Golden Falcons sa bola. Suposo na sundot ni Tupac, ni Tulipas drives. Pasok. O tingnan mo, yung dalawang basket, yung 4 points, lahat yan fast break ng Tulipas brothers. Yan talagang gusto nila. Nasundot na naman. Tulipas na naman, partner Kevs. Tulipas Junior, AJ. Mangunguha talaga yun ng foul itong si AJ. Pag alam niyang naiipit siya, ang gagawin niya, hindi niya intindihin kung makakashoot o hindi. Kukuha yan talaga ng foul. Tulipas para sa kanyang first free throw attempt. Basket. Pinaghahandaan ang pangalawang free throw. Hindi pumasok. Kuhang bola. Napunta kay Babalkon. May foul. Parang mas maliksi yung mga paa dito. Mas mabilis ang mga paa at kamay dito ng Summer State University. Tama. First attempt ni Babalkon sa free throw line. Pasok. Pinaghahandaan ang pangalawang attempt. Hindi pumasok. Rebound number 13. Pasa kay Suposo. Suposo. Number 2 sa ilalim. Oh, klaro. Na-foul siya. Foul. Acknowledging the foul kagad itong si Balyena. That is his first personal foul itong si Balyena para dito sa SSU. At saka si Umpakan nasa linya ngayon at magpapalitan ng tao. Ipapalit Lugasan number 4 para sa LNU. Papalitan niya muna itong si Makabingkel. Hindi pumasok ang onang attempt sa free throw line ni Umpakan. Second attempt. Yeah, pasok. Score po natin 6-3. Tatlong puntos po ang lamang ng SSU. Tulipas number 2. AJ Tulipas. Nagbubumilit. Pasa pala sa ilalim. Sa kanyang kapatid. Pero magandang depensa doon. No? Magandang depensa doon ng Falcons. Kaya nag-alanganin yung pasa ni EJ sa kanyang kapatid. Error. Suposo the point guard. Pasa kay Lugasan number 4. Balik kay number 15. To number 2. No good. Guys. Makabingkil pala. Number 6. Number 15. Wala pa rin number 4. Oh, lumapit dito. 5-6. One point lead para sa mga Samarnon. Bola ngayon ng SSU. It's Tulipas. Pasa kay Rodriguez. Balik ulit kay Tulipas Junior. Tulipas Junior! Jump! Na good. Sa ilalim kay Babalkon. Is it 2 points? Yan ang magagawa ng teamwork. Tinapik lang ang rebound ni Balyena. Papunta kay Babalkon. Babalkon, walang kahirap-hirap para sa follow-up. Bola ngayon ng LNU. Napunta kay Tulipas Junior. Pasa kay Tulipas Egypt.
balik ito Libas Junior drives. Oh, alam hindi pumasok. Kaya ito Libas EJ. Napunta naman kayo Libas Junior. Tingnan mo yung magkapatid. Magkapatid? Yung Tulipas Brothers laban sa buong team ng NNU. Ganyan katindi ang magkapatid laban sa liba. Eh, si Tulipas Junior yung player of the game kagabi. Partner Gibbs. So, ating score is 8-5. 3-point lead para dito sa Samar State University. Mm-hmm. Yon po mga kaibigan, muli po ating pasalamatan ng ating mga partners and sponsors nang nagpapatuloy na EVCA Season 2. Salamat po sa Commission on Higher Education through Regional Director Maximo Alhibi, Office of the House Speaker Martin Romualdez, Tingog Party List led by Congresswoman Yeda Marie Romualdez and Congressman Jude Asidre. Maraming salamat din po sa City Government of Tacloban through Honorable Mayor Alfred Romualdez, Heraya Foundation, 745 Sports Apparel Accessory Shop, Wild's Bistro, Show and Go, Ariel Construction, Print Options, Aquabel Water Refilling Station, and JKJ Premium Sports and Entertainment. Balik tayo dito sa ating laro mga kaibigan. May bagong mga player dito para sa Leyte Normal University. Itong si Solidor na Tacapalo at itong si Quilonia na taga San Julian, Eastern Samar. Bola ngayon ng LNU. Number 1, pasakin number 4, Lugasan. Lugasan drives! Nabitawan yung bola pero sa kanya pa rin napunta. Pasok! Bola ng SSU, Tulipas number 6, Junior. Tulipas sa ilalim kay Rodriguez. Rodriguez number 9. Pasa kay number 1. Di pumasok. Napunta kay Tulipas EJ. Tulipas EJ sa kanyang kapatid kay Tulipas Junior for 3! Ang Tulipas connection na naman ang tumikada doon. 11-7, 4-point lead. Gagantang LNU. Sabla yun. Nakuha naman ang Tulipas AJ. Nagmamadli. Tulipas AJ. Sumalaksak. Wala. Nakuha ang bola. Number 1. Wala pa rin. Nakuha ang bola ng Leyte Normal University. Number 11. Pasa. Napunta kay Tulipas Junior. Tulipas Junior number 6. Pasa sa ilalim kay number 9 Rodriguez. Pasok. Parang nag-warm up lang dun yung layup. Ang ganda ng pasa ni Junior. Junior. Papunta kay Rodriguez. Rodriguez naman, walang kahirap-hirap ang kanyang left-handed reverse layup. Number 4, Lugasan. Pasa kay number 1. 13-7 ang ating score. It's a 6-point lead para dito sa Samar State University at bola ngayon ng Leyte Normal University. 40 seconds on the shot clock. Subdivision SSU. Number 9 now. Ryan Borjai papasok dito para sa Samar State. Yung ilalabas si Rodriguez. Number 4 inbounding to number 11. There's a whistle. Bola pa rin ng Leyte Normal University. Golden Falcons. Kabiladas, number 11. Naagawan, nasundutan. Last touch itong si Quilonia. But he prevented a fast break. Eh kung nasalo yun, sure na naman yun. Ilista mo na. Bola ngayon mga kaibigan ng SSU. It's Tulipas number 2. AJ Tulipas setting the play. AJ pasa sa ilalim kay Babalcon. Babalcon for 3. No good. Sa kanya pa rin ang bola, sumalaksak. Pero pasa niya sa number 1 to Borja. Borja drives. Di pumasok, nakuha ang bola. And number 3 ng Golden Falcons. There's a whistle, it's a foul. Oh, si Balyena, pangalawang foul na yun. Hindi niya na-control ang kanyang sarili, ang kanyang momentum.
Kaya bumangga siya dito kay Quilonia. Tinawagan siya ng kanyang pangalawang personal foul itong si Balena. Kaya pinalitan siya. Pinabalik sa bench ni Coach Crebelio. Bola ngayon ng Golden Falcons. Ignacio sa ilalim kay... Nag-pick si number 3. May foul. Oh, si Santa Maria. Nasa free throw line. Taga ano to? Ito nag-free throw na to. Taga San Miguel. Santa Maria. Player to ng San Miguel sa kanilang mga... sa kanilang LGU. San Miguel Leyte. Na magpiepiesta pala sa September 29 ata yun. Pagkatapos ng haro na September 21. Parang memoryado ko ata mga pista. Memoryado mo pa yung mga piyesta. Ngayong September. Ha? Second attempt ni Santa Maria. Di pumasok. Bola ngayon ng SSU. It's Tulipas. Pasa kay Bora, number 13. Borja to Tulipas Jr. Tulipas Jr. Pasa kay Tulipas EJ sa ilalim. Wala. Ang hirap ng move na yun. Last touch ang SSU Deers. 13-8 ang ating score. 5 ang hinahabol dito ng Leyte Normal University. Bola ngayon ng Golden Falcons. Number 4, pasa kay Ignacio. Number 12, ay, number 12 pala. To Quilonia, number 1. Sa ilalim. Number 12! No good. Rebound nakuha ni Tulipas. Pasa kay Bora. Bora drives! No good. Rebound ni number 1. Pasa kay number 12. Number 12 kay number 11. Number 11 to number 3. Nag-turn around. Nag-pick. Tapa! Number 11. The Weasel stepping on the line. Stepping, double block ayon para sa El Niño. Nasupalpal na sa kanila pang bola sana, pero stepping on the line. Bola ngayon ng Samar State University. Tulipas, number 2, AJ. Sa ilalim sa kanyang kapatid. Medyo malakas lang yung pasa. Kung nasalo yun, parang alley-off shot ang kanilang plano doon. At ito, palitan ng tao, ibabalik kagad si Rodriguez. Para dito sa SSU at pinagpahingan nila si Borja. Parang hindi ata masama, hindi ata maganda inilaro ni Borja, inilabas kaagad. Number 12 nag foul number 9, holding foul, sick ball. First personal foul. Bula nga ng Golden Falcons. It's number 1, Quilonia. Pasa kay number 11 sa ilalim kay number 4. Nakuha ang bola ng SSU. Number 6, Tulipas AJ. Ay, Tulipas Junior. Pasa kay AJ. Yes! It's a layup. Number 4, Lugasan. Number 3, pasa kay number 12. Oh, bago pa naka-forma doon si Solidor, mayroon na nag-foul sa kanya. Hindi pa penalty. Oh, yung penalty na. Kaya dalawang free throws yan para sa palon-on na si Aven Solidor. Solidor. Mga 6'1 or 6'2 atang height nito ni Solidor. Naglalaro din ito para sa Municipality of Palo. Pumasok ang first attempt sa free throw line ni Solidor. Pangalawang attempt. Yes, pasok. 15-9. 6 na puntos po ang lamang ng Samar State University. Ay... 15-10. 5 puntos po. It's AJ Tulipas, the point guard. Pasa kay number 6. Pasok! Ang ginawa doon ni Gulondrina. High arcing layup.
para hindi siya matapalan. Nasundutan pero napunta kay number 1 sa kanya pa rin. May pitong referee sa foul. First personal foul penalty. Dalawang free throws throw para kay Quilonia dahil kanina pa napasok sa penalty situation. Ang Summer State University, dapat ma-shoot yan nila dyan kasi it's an opportunity for them to catch up. Nahihirapan kasi silang pumuntos pag nag-drive. Magandang depensa ng SSU. Mm-hmm. Pasok nga ang onang free throw attempt ni Quilonia. Pumasok rin ng pangalawang attempt. Oh, palitan naman ng tao. Papasok si Rosal. Lalabas si Cabadas. Lalabas Santa Maria. Ipapasok yung big man, Monteroso. So yung dalawang malaking mama ng mga six-footer, mga taga-Paluyan, si Monteroso at saka si Solidor. Mga intertown player to. Oo, mga intertown player na to. Pero nag-aaral pa rin sa LNU. To lipas ang lakas ng tira. Bola ngayon ng Golden Falcons. Number 4 inbounding. It's number 1, Quilonia, the point guard. Quilonia drives! Yes, sir! Magandang lusot doon ni Quilonia. Umunta sa kanyang right side, sa kanyang strong side at layup, lusot na lusot si Quilonia. Bola ngayon ng SSU. It's Tulipas AJ. Pasa kay Tulipas Junior. Na! There's a whistle. Wala nang 1 minute ang ating oras dito. 58 seconds na lamang po at patatapos na ang ating first quarter. Bola ngayon ng Golden Falcons. Rosal, number 8. Pasa kay Quilonia, number 1. Quilonia sa ilalim kay number 4. Wow! Bang! Magandang pasa ni Quilonia. 7-16. 1-point lead na lang ng SSU. Nag-error. Hindi nagkaintindihan itong si Golondrina at saka si Tulipas. Mayroon tayong timeout on the floor. Sige, pa-shoutout muna tayo. Aw, sige. SSU 17. Hello basketball fans. Sabi ni Liz Babalcon, go SSU dears. Sabi naman ni Soposolen, go LNU. Best of luck, Jason Quilonia, sabi ni Jeffrey C. Quilonia. Go LNU, sabi ni Cesar. Good luck sa game, Jason Quilonia. Go SSU from Rafi Bailon. Let's go LNU from Faye, Marion Faye. Shout out po kan Soposo from LNU, Bugtoko Python, sabi ni Soposo Len. Good luck, LNU. Shout out kan Brian Cabiladas. Go SSU from Digia. Shout out sa mga taga SSU from Rafi Bailon. Go SSU from Maria Andrea. Yun lamang po. LNU basketball. Alright, balik po tayo sa ating laro with 38 seconds to go. Natapos po ang timeout. Bola ngayon ng Leyte Normal University. Sila nga atake. Quilonia number 1. Monteroso number 9. Sa gitna. Pasa kay number 12. Nagpumilit. Wala. Big rebound ng SSU. May whistle ang referee. It's a foul. Foul number 12. Tinawagan ng foul doon si Monteroso, yung numero 9 ng LNU. Bola ngayon ng SSU. AJ Tulipas, the point guard. AJ Tulipas!
Pasa kay number 5. Wala kay Basilan. Nakuha ng LNU. It's Quilonia, number 1. Quilonia! Kamuntik pa. Tamang-tama yung bitaw niya. Split second. Nag-buzzer. Kung naipasok ngayon, napakalaking basketball nun. Pero tingnan mo, naka-close fight ang LNU. 1 point lang. 17-16 sa pagtatapos ng ating first quarter. Okay, habang naka-end tayo ng ating first period, pasalamatan muna natin yung ating mga sponsors dito. Yung JKJ Premium Sports and Entertainment. Ngayon din po ang Aquabel Water Refilling Station. Nagpapasalamat din tayo sa Print Options. Ito rin po ang Aryao Construction. Big thanks din sa Show and Go, Wild's Bistro, 745 Sports Apparel and Accessory Shop, Hiraya Foundation at ang City Government of Tacloban. Maraming maraming salamat po sa inyo. Shout out kay Harold Miniano, Yesamin Comey at Maria Roy Flor Cordial na nanonood ngayon para sa LNU. Shout out din kay John Mark Avellino. And shout out din po sa mga nanonood na basketball fans out there na nagsusuporta sa SSU at sa LNU. Shout out din po kay Melvin Madrigal. Shout out din po kay Tulipas, sabi naman ni Mark Jason. Sabi naman po ni Vincent, go Tulipas, nice number one. Shoutout din po kay B-Boy Basas. Shoutout kay Maria Andrea. Go SSU, sabi ni Maria Andrea. Sige, balik tayo sa ating ball game. Happy birthday naman daw po kay Coach Cholo Barcelona. Shoutout din po sa BACOM AC41. Sige, balik po tayo sa ating laro. Itong si Quilonia, nagmamaniobra para sa Leyte Normal University 3-point shot. Malakas! Sa kanilang offensive rebound, si Solidor ang kumuha. LNU pa rin ang bola. Quilonia. It's Quilonia. Number 9, jump! Yes, sir! Monteroso, paborito niya yung mga area na yan. Bula yun. Pagbukas si Monteroso, talagang ititira niya yung mga ganyang distance. Lamang na ngayon ang Leyte Normal University. Ang may pito ang referee. Offensive foul! Ang tinawag kay AJ Tulipas. Bola ng LNU. Number 1, Quilonia. Pasa kay Rosal, number 8. Rosal sa ilalim. Foul number 4, holding foul. Oh, tinawagan ng foul si number 4 ng Summer State University dahil mas malaki sa kanya. Pinupustihan siya ni Monteroso kanina. Bola ng LNU. It's Quilonia. Number 1. Quilonia nagpumilit. Pasa sa ibabaw kay number 8. Rosal for 3! Marami-rami ng assist itong si Quilonia. Ang gaganda ng mga pasa ni Quilonia ngayon. Nag-kick out pa siya para kay Rosal. 3-point shot ang ginawa ni Rosal doon. Tulipas jump! In and out! Out of bounds. 21-17. Lamang po ng 4 points ang LNU Golden Falcons. Twenty-one-seventeen ang ating score. Rosal! Na 3-point shot at lamang na ng 10 ang LNU. It's Tulipas, number 2. AJ Tulipas. Pasa kay number 7. Balik uli kay Tulipas. Tulipas, sumalaksak! Sa kanya po rin ang bot. Tulipas, naghahanap ng mapapasahan. Pasa sa ibabaw kay number 7. Number 7 to number 6. Tulipas Junior for 3. No good. Rebound ni number 5.
There's a whistle. May tatawagan doon na foul yung LNU. Si Solidor ang tinawagan, number 12. Foul number 12, holding foul, Singapore. Bola ngayon ng SSU. Tulipas, basa kay number 7, Balcon for 3. Hindi umabot, nakuha ni Tulipas Junior. Tutulipas AJ, wala pa rin. Napunta kay Basilan, number 5, Basilan. Jump! No good. Nakuha number 7, Babalcon. Babalcon, basa ka sa iba po kay Tulipas. Tulipas, sumalaksak. Pasok. Hindi nila makuha doon sa malayo. O, tatlong attempts yun na malayo para sa Summer State. Yung kayang ginawa ni EJ, isasalaksak ko na to. Lugasa number 4 ng Golden Falcons to Rusal number 8. Pasa kay Solidora na sa ilalim. Kay number 9, Monteroso. Monteroso to Rusal. Rusal! Balik ulit kay Monteroso. Monteroso nagpick. Nabitawan yung bola. Pero may natapik ni Tulipas. Kaya andon si Monteroso sa free throw line. Ang galing ng footwork doon ni Monteroso. Nakalusot sa kanyang primary defender. Nag-help defense itong si Tulipas. At wala siyang ginagawa kundi hatawin na lamang ang braso ni Monteroso. Kaya nasa free throw line ngayon itong si Monteroso para sa LNU. First attempt sa free throw line. Pasok. Pangalawang attempt, hindi pumasok. Rebound ang kuha number 5, Basilan. Pasa kay number 2, AJ Tulipas, the point guard ng SSU. Tulipas, setting the play. Pasa kay sa kanyang kapatid sa ilalim. Rebound ang number 4 ng LNU. Pasa kay number 9, Monteroso. Monteroso to Rosal, number 8. Rosal kay... number 6, nag-aagawan ng bola. Napunta kay Tulipas, AJ. Ay, napunta kay Basilan. Trouble yung itinawag, gumulong. Talagang bawal yan. Pag hawak mo ang bola na hindi mo dinidribble, tapos gumulong yung katawan mo. It's a traveling violation. Bola ng Lady Normal University, number 6, Makabingkel. Number 6, pasa kay Rosalford. Two, hindi pumasok. Offensive rebound ni Makabingkel. Sa kanila pa rin ang bola. Ang ganda sa ilalim, ng pasa sa ilalim. Kay Monteroso! Yan ang pass. Tinatawag na iba na ang matangkad. Mm-hmm. Na malaki pa. Malaki pa. Bola ngayon ng Summer State University. Tulipas, pasa kay number 7. Back to Tulipas. Tulipas, pasa sa kanyang kapatid. Kay Tulipas Jr. Balik ulit kay Tulipas AJ. Kumukuha ng magandang play si Tulipas. Tulipas for 3! And out. 27-19 ang ating score. So Poso, mabibitawan ang bola. Bula ngayon ng SSU. Warning, bench of LNU. Tulipas, number 2, the point guard. Pasa kay Tulipas Jr. Back to Tulipas AJ. Sa gitna kay number 5, jump. Wala. Rebound number 4. It's Suposo. Suposo sa ilalim kay number 11. Nag-aagawan. Last touch doon ng Leyte Normal University. 5 minutes and 26 seconds na lamang po dito sa ating second quarter. Lamang pa rin ang Falcons 27-19. Pero bola ngayon ng Deers. Bola ngayon ng SSU Deers.
It's AJ Tulipas. Pasa sa kanyang kapatid, Tulipas Jr., number 6. Balik ulit sa kanyang kapatid for 3! Bang! Yung 10-point lead kanina, naging kalahati na lang ngayon. 5 na lamang, 27-22 after the 3-point basket by EJ. Number 4, Lugasan. To number 11, nasundutan ni Babalcon. Pasa kay Tulipas, number 2. Nagmamadali si Tulipas. EJ! May pito ang referee. There's a foul. Blocking foul ang itatawag doon ni referee Calipara. Si number 6 ang tinawagan ng foul, si Soposo. Papalitan ng tao. Si Bakaykay ipapasok dito. Asa kasi number 2. Mga bagong mukha ito para sa Leyte Normal University. Ngayon lang, mga preskong presko to. Sina for 3. Babalkon pala. Bola ng LNU, Bakaykay. Malakas ang pasa kay Bakaykay. It's Tulipas AJ, number 2. Kay Babalcon, number 7. Sa ibabaw kay AJ for 3. No good. Rebound Babalcon. Ipumasok ang tera pero may kasamang foul. Dalawang free throw to para kay Babalcon. Marami-rami na ang offensive rebounds dito ng Samar State University. Hindi nga lang naipasok ang follow-up dito ni Babalcon. Pero nasa linya para sa dalawang free throw. First attempt sa free throw line ni Babalcon. Hindi pumasok. Second attempt. Wala pa rin. Pero nakuha ni Natapik ng LNU. Same ball. Oh, nagpalitan ng malaking tao. Ilalabas si Solidore. Papasok naman ang isa pang center ng LNU na si Ignacio. Yun ang starting center nila kanina. Ibinalik sa loob. It's Tulipas AJ. Sa gitna ka number 5, Basilan! Short. Nakuha ni Babalcon, number 7. Babalcon, balik-uli kay Basilan. Pasa kay Tulipas sa ilalim. Natapal! Bola ng LNU. Long pass to Umpaka, number 2, draw! Number 1, Baliera. Pasa kay Tulipas Jr. Nagmamadali si Tulipas Jr. Jump shot! No good. Napunta kay AJ Tulipas. Magpumilit. Wala pa rin. Lakay na kuha ng bola ni Balena. Balena, Tumera, malakas ang tera. Napunta naman sa LNU ang bola kay Soposo, number 6. Mayroong foul. May foul. Bagong pasa na yun. O, tinawagan ng foul. Wala na magagawa doon si Tulipas. He has to prevent the fast break play. Kaya nag-foul siya. 4 minutes and 6 seconds. It's still a 5-point lead for the Golden Falcons sa Leyte Normal University. Bola ngayon ng LNU. Soposo to number 2. Umpaka for 3. No good. Nakuha ni Tulipas. Pasa kanya niya ang brother Tulipas Junior. EJ! Oh, nangihingi pa ng foul. Ito si Tulipas. Sabi niya, finaul ako while I was driving. Pero hindi pinagbigyan ng referee. Bola ng LNU. Number 6 of Soposo. Number 15, Bakaykay. Balik ulit kay Soposo. Soposo, Tumera! Hindi pumasok. Big rebound number 2. Pero nakuha ni Tulipas. Pasa kay Tulipas Junior. To Ignacio for 3. Shoot! Ignacio. Pero may pito ang referee. There's a whistle. It's a foul. Sayang yun. Foul number 10. Opportunity for LNU was there to score but they bungled the shot. Kaya yung kalamangan nila kanina na 10. It's down to 3, 27-24. Napako na sa 27 itong score ng Leyte Normal University. Siguro mga 4 minutes na na scoreless ang Golden Falcons kaya nakahabol na itong Deers ng SSU.
Bola ngayon ng SSU. Rodriguez inbounding. It's Tulipas, number 2, the point guard. AJ Tulipas. Pasa kay kapatid, Tulipas Jr. Tulipas Jr. sa ilalim kay Bazilan. Pasok! Yeah, 1 point na lang ang kalamangan ng LNU. Kaya nag-timeout na ang coaching staff ng Golden Falcons dahil naglaho na ang kanilang 10-point lead. It's down to 1, 27-26 with exactly 3 minutes remaining time dito po sa ating second quarter. Yun, napa-timeout si Coach Peter Calumpiano doon. Coach Peter, shoutout pala kay Coach Peter, college PE teacher namin. Anyway, sige. May pa-shoutout tayo dyan sa ating mga live viewers. At nagbabalik na naman po tayo sa shoutout. At sabi naman ni John Ivan Toreros, kalma. Sabi ni Jake Gravel, go SSU. Sabi ni Mary Joy, go SSU. LNU, go for the lead by Joey Nival. Laban SSU from Sunshine. Shoutout kina China May, Aisal, Amarantha, Jennifer, Harold, Yesamin, Vin, Ruby Flor, Jovan, at Aldrey. Balik tayo sa ating laro. Opo, balik po tayo sa hard court. Bula po ng LNU, Golden Falcons, number 1. Sa gitna kay number 9, John Ponteroso, no good. Nag-aagaw ng bola. Kuha ni Balena. Balena pass to number 5, Bazilan. To Rodriguez. Pasa kay Tulipas, AJ. Tulipas, AJ, number 2. Tulipas. Nagahanap ang pabasahan. Nakuha ni number 6, Tulipas Jr. Tulipas Jr. balik sa kanyang kapatid for 3. Yes, sir! Shot by AJ Tulipas. At nakuha nila, naagaw nilang kalamangan, 29-27. Bola ngayon ng Golden Falcons. It's Colonia, number 1, the point guard. Colonia, pasa. Sky number 4, balik kay Colonia. Hindi pumasok. Kuhang bola ni Tulipas. Malakas ang pasa. Hindi na nahabol ni Tulipas Junior. Bola ngayon ng LNU. Colonia, number 1, the point guard. Sitting the play. Sa number 4 jump. No good. Rebound na kuha ni Rodriguez. Pasa kay Tulipas. Tulipas. Nagpapaspas. Hindi pumasok. Pero there's a whistle. It's a foul. Talagang nangatawan doon si EJ. Ginamit ang lakas. Ang upper body strength niya para makakuha ng foul. Wala na. Hindi na gumagana ng opensa ngayon ng Leyte Normal University. It has been 5 minutes already that has passed since their last basket. First free throw attempt ni Tulipas AJ. Di pumasok. Preparing for his second attempt. Yes. Basket one. Bola ngayon ng Golden Falcons. Colonia, the point guard, number 1. Pasa kay Rosal. Rosal, sa gitna na tapik ng SSU. Tulipas drops. Pasa kay Rodriguez. Hey, what a nice pass ni Tulipas Jr. Pasok. Colonia, number 1. Pasa kay number 4. Jump. Basket. Bola ngayon ng SSU. Tulipas AJ. Tulipas AJ sa kanyang brother. Kanina pa lang ginagawa. Kagabi pa nga, ginagawa nila ng pasang yan. Pero hindi ba ma-perfect? Hindi ba perfect? It's number 4. Wala. Bola ng SSU. Tulipas AJ ang bola. Nagmamadali. Tulipas AJ. Wala.
Kuha ng Elenyo ang bola. It's Quilonia. Pasa kay number 4. Number 4, balik-ulig kay Quilonia. Quilonia nang gahanap ng papasahan. Pasa kay Monteroso. Number 9, Monteroso. Hindi pumasok ang Tera. Bola ng SSU. Tuloy pas AJ. 14 on the point guard ng SSU. Pasa kay Rodriguez. Rodriguez! Three-point! Matatapos na itong ating second period. Hindi alam ni Quilonia na matatapos na ang second period. At ang ganda ng pagtatapos ng SSU sa ating second period. O marangkada sila, kaya nakakalamang na sila ngayon ng 6 na puntos, 35-29. Iyon po, doon po nagtatapos ang first half ng ating last game po ngayong day 2 ng nagpapatuloy na EVCA Season 2. So sa ating mga tagapikinig at nanonood ngayon, happy watching. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po aming pinapasalamatan ng ating mga sponsors and partners para sa Season 2 ng Eastern Visayas Collegiate Athletic Association Tournament. The Commission on Higher Education through Regional Director Maximo Alhebi. Office of the House Speaker Martin Romualdez. Tingog Party List led by Congresswoman Yeda Marie Romualdez and Congressman Jude Asedri. Napasalamat din po kami sa City Government of Tacloban through Mayor Alfred Romualdez. Kalaya Foundation, 745 Sports Apparel Accessory Shop, Waltz Bistro, Show and Go, Aria Construction, Print Options, Aquabell Water Refilling Station, and JKJ Premium Sports and Entertainment. Thank you so much.
Once again, ladies and gentlemen, the reinvent. Sa ilang sandili po lamang mga kaibigan, ay antay natin ang ating halftime report ng ating mga courtside reporters para sa mga paghahanda ng ating dalawang kupunan sa pagpasok ng third period, lalong-lalo na na naungusan na ng Samar State University ang LNU. Sa pagisimula ng ating laro, nakalamang kaagad yung Samar State University, pero sa kalagitnaan ng ating laro ay lumamang ng 10 points ang Leyte Normal University, pero sa bandang huli ng ating first half ay umarangkada naman itong Samar State University at sila na ngayon ang nasa unahan 35-29. At para sa report ng Samar State University, andito si Ella kung anong ginagawang paghahanda ni Coach Leandro Crebelio. The Samar State University Deers are looking hot as we enter the second half with the score being 35-29 in the Deers' favor. Despite the lead, the Deers' assistant coach Raul Salmar says that the Deers are lacking in their adjustments to their closeout plays as well as defense underneath the net, with the Deers' rebounds placed at an underwhelming 50%. To compensate for this, they plan on dishing out new plays and a trapping defense to try and make a jump up against the Falcons. Will the Deers continue to be ablaze with their plays and movements the second half, or will the Falcons put them under headlights? Let's watch out for the second half as you're staying in tune to the FKA Season 2's live coverage. Back to you, Kevs and Ogs. Okay, thank you so much, Ella. So ngayon po, pakinggan po natin si Daniel. Preparation naman or ano pa yung mga adjustments na gagawin ng Leyte Normal University, no? Lalong-lalo na ito'y lamang na ang Samar State University sa nagpapatuloy na larong ito. Sige, Daniel, go ahead. Really well with the LNU Golden Falcons as they find themselves losing by 6 points during the first half of the game. Ang score nga natin ngayon ay 35-29 in favor of SSU Deers. Hindi naman nawawala ng pag-asa si Coach Murillo na maibabawi pa nila ito sa dalawang huling quarter, saying that they'll improve on their teamwork and speed to narrow down the gap and even score higher than the opposing team. Dagdag pa niya, critical talaga na natanggal muna sa lineup ang isa sa kanilang key players sa kalagitnaan ng laro dahil sa foul trouble. But once na bumalik daw ang confidence ng team, sigurado siyang makakahabol pa sila at maipapanalo ito. Yan muna ang update dito sa sidelines. Back to you, Cavs and Dogs. Thank you so much, Daniel. So yun po, abangan natin na ano kaya ang mga adjustments na gagawin both teams ano, sa nagpapatuloy nila game 3 or third game ngayong day 2 ng IFCA Season 2. Ito na ang ating statistics na ibinigay sa atin, Partner Ogs, kung bakit nakakalamang dito ang Samar State University ng 7 puntos o 5 puntos. Okay, tingnan mo sa rebounds. Ha? 29 ang rebounds, total rebounds ng SSU, 21 lang ang dito sa panig ng LNU. Tapos, yung offensive rebounds, ang laki ng diferensya. Oh, 16 offensive rebounds para sa SSU, 7 lamang para ang dito sa LNU. Okay, and dito pa, tingnan mo ang discrepancy sa assist. Yung SSU, they have 12 assists at the half, samantalang yung kabila, 7 lang. At dito sa steals, tingnan mo naman, Partner Ogs. Malayo. Malayo yung steals. 11-2, ang laki ng diferensya. Ang nakalamang lang dito, yung LNU, yung turnovers. Pero hindi magandang lamang yan kasi turnover. 16-10. So iyan ang rason kung bakit nabawi ang kalamangan ng Samar State University. Dahil lamang na lamang yung Samar State University sa rebounds, especially sa offensive glass, lamang sila sa assist at lamang din sila sa steals. That's the main reason, three factors why the Deers are on top over the Golden Falcons ng LNU. Ayun. So, malaking adjustment ang gagawin nila ngayon na Partner Kibbs ng coaching staff nitong Golden Falcons. Partner Ogs, baka magpapa-shoutout dito
yung ating mga nanonood dyan sa kanilang mga kabahayan, sa mga boarding houses. Okay na, sige, take it away. At tayo na naman po ay nagbabalik para basahin ang mga comments sa online community. Pa-shout out watching from Quezon City. Galingan nyo, taga SSU. Shout out kay Mark Nibalesa na ultimate fan ng basketball. Shout out kay na John Magpili, Solidad at Linlin. Paki-shout out hak mga lahams, Joshua May, Micah Cyril, Nina Rose, Harold at Daniel from Kuela Mariladera. Shout out po sa ludi naming commentator na si Sir Kevin Chusiana by Alia Jane Mariaca. Shout out daw sa mga iniwan bigla ng mga jowa, sabi naman ni Migs Migo. Shout out daw po again to B-Boy Basas watching from Giwan Samar, Eastern Samar. Untahara nila kami para taga-cheerhan SSU Deer by Sunshine Prune Cruz. Pa-shoutout po kay Gio Custuna by Miss Aliana Jane Mariaca. Pa-shoutout naman po kay Charles Amigo by Emmanuel. Greg Navidad, shoutout sa'yo. Go El Inyo by Suposo Lane. Go SSU, kaya ito by Kevin J. Abigar. Shoutout sa star player at El Inyo, Romneck Flores, GL Idol by Carlos. Pa-shoutout po kan Ravens Nabore by Munyen Nabore. Shoutout po watching from Jeddah, Saudi Arabia, Barsana Family. From Randy Barsana. Watching from Laguna, Fight for SSU, Jamer Adora. Shout out sa SSU, mga bibi ko ito, Hera. From Paulo, Go Isola, from SSU by Berna. Pa-shout out po kan Dave Montaliana, from Jovan. Go SSU, ngara na SLC Act na Eskwela, by John Ryan Caniete. Hi from Cebu City, from Miss Soposolen. Shout out po kay Eugene Raeba Montan watching from Italy. Shout out kay Optimum Pride. Pa shout out po watching from Javier. Shout out sa iyo Ivan. Ellen, shout out kay Dexter Caramol na andon sa Cavite by Harold Mariado. Go LNU by Rod Steven Kuhaw. Pa-shoutout po Takuyab nga taga-Basay Samar from Aaron De Los Reyes. Shoutout kan Jason Lagusan, player at LNU, idol ko ito from Scott Figueroa Salas. Yes, live na live kita yan. Live na live po tayo ngayon dito sa Tacloban City Convention Center. Shout out po SSU players, labi na mga taga-Paran ng Samar by Denver Guardian. Thank you so much, Nina Rose. So balik po tayo mga kaibigan sa ating hard court. Ito po ang pangatlong quarter ng ating larong ito, LNU versus SSU. O, kumusta yung mayroong din akong kaibigan na naka-tune in ngayon sa Facebook. Ha? Narinig ko kanina yung pa-shoutout niya kay kay Ali, nanonood doon sa MacArthur Leyte. Kumusta na Ali, ha? Doon sa kabilang liga. Courtside reporter din, nagpapabati si Aliana Mariaca. Kumusta ang pamilya mo dyan sa MacArthur Leyte? Babalik tayo dito sa ating labanan, 29-35, lamang ng anim ang Samar State University. Yun po, bola na ngayon ng Samar State University. It's Tulipas, number 2, the point guard, AJ Tulipas. AJ, naghahanap ng pasahan to number 5, Masilan. Di pumasok. Kuha ni Colonia, number 1. Tapik ni Tulipas. Last touch, ha? Sa bola ngayon ng Golden Falcons.
It's Quilonia. Quilonia to Rusal for three. Pass. Ay, number two. Hindi ko kala ko si Rusal. Kasing... Assist na naman yun. Oh. Galing kay Quilonia. Baba Bor- sa anim. Borja to Tulipas. Tulipas to Tulipas. Number two, AJ. Hindi pumasok. Rebound na kuha ng LNU. Santa Maria ngayon na nangunguna sa pag-atake. Inihingi ni Solidor. Ipinasa sa ilalim. Wide open. Solidor. Ginamit ang katawan. Hindi pa rin. Nakuha ang bola ni Balena. Pasa kay Tulipas Jr. Nagmamadali si Tulipas. Nag-pick. Turn around. Pasa pala kay kanyang kuya. Tulipas for three. No good. There's a whistle. Last touch si Quilonia. Nagpro-protesta ang LNU. Sabi nila, may nanulak sa kanya. Kaya nawalan siya ng espasyo doon. Nakalabas. Bola ngayon ng SSU. Tulipas, AJ. The point guard. Pasa kay Borja, number 13. Borja. Pasa kay Tulipas Jr. Jump! Tumama lang sa... Number 3, Santa Maria. Pasa kay number 2. Foul yun, klarong-klaro. Hindi na dapat magreklamo doon si Balena. Oh, Basilan. Ah, si Basilan, no? Natamaan nga niyang bola, pero kasama yung braso na nahataw niya. Mm-hmm. So, bibig, bibigyan ng dalawang free throw. Si Umpakan. Two free throws. For number two. First attempt, di pumasok. Second attempt ni Umpakan. Wala pa rin. Nandun si number 3. May foul na naman. May foul. Eh, Santa Maria naman. Kanina si Umpakan, dalawang free throws ang sinayang niya. Buti na lang andun si Santa Maria. Nakakuha ng offensive rebound. Pag-angat niya, final siya. Si Santa Maria naman ngayon ang susubukan dito sa linya. First attempt ni Santa Maria. Iyon. Pasok. Pinaghahandaan ang second attempt. Hindi pumasok. There's a whistle. It's a jump ball. Bola pa rin ng Leyte Normal University. Nasa kanila ang ball possession ngayon. Nag-i-explain pa itong si referee Calipara kay Coach Leandro. Liscano, number 7, nasundutan. Lumabas ang bola. Bola pa rin ng LNU. Last touch si Tulipas Jr. So, bola pa rin ngayon ng Golden Falcons. Quilonia, number 1. Naagaw ni Tulipas Jr. Drives at tapal. Butata ni Quilonia. Timing na timing. Pagtalo ni Tulipas, sinabayan ni Quilonia. Kaya tapal siya. Kinitong pakan. Pinasan yung pakan kay Rodriguez. Kanina pa yan, mga malalamyan na pasa tatlo yan. Three consecutive anemic passes. It's either natatapik or na-intercept ng Samar State University. Bola kayo ng SSU. It's Tulipas number 2, the point guard. Pasa kay Rodriguez to Borja number 13 for 3. Yes, sir! Ringless na ringless, swak na swak. Ang ganda ng bitaw doon ni Borja, kaya umangat na naman ng 5 itong SSU. Bola ng LNU. Sa ilalim yung umpakan! Pasok na pasok. Gumanti ka agad. Nag-celebrate sila dahil naka 3 points. Napabayaan nila na may open man sa kabilang panig. Bola ngayon ng SSU. It's Tulipas, the point guard. Pasa kay Borja.
number 13, Borja. Balik kay Tulipas. Tulipas to Rodriguez. Rodriguez. Balik kay Tulipas. Tulipas. Sumulaksak. 38-35. Lamang pa rin ng tatlo. Ang Samar Statue laban sa Leyte Normal University with 7 minutes and 26 seconds remaining in our third quarter. I'm sure lots of LNU students are monitoring our game via Facebook live streaming. Kumusta po kayo? At sigurado kong napakarami ding nanonood ng mga Samar noon at itinicheer ang Samar State University Deers. Yun po, second attempt ni Tulipas. Pasok ang dalawang free throw. Subulan ngayon ng LNU. It's Kelonya. Number 12, Rumagasa! Solid. The big man, hindi pumasok. Big rebound ni Basilan. Tapos Rodriguez, Rodriguez to Tulipas, Tulipas to Borag. Borag for three! Hindi pumasok. Andun si Tulipas. Hindi tinawagan ng foul. Napunta kay Tulipas AJ. Yung pasa ni Liscano. Nagmamadali si AJ. AJ drive! Dapat paghandaan ng Leyte Normal University yung malalayong pasa nila. More often than not, ma-intercept yan ng Samar State University. Dahil iyon ang forte ng Tulipas Brothers. Jump, pasok yung jump shot ni number 2 ng LNU. Bola kayo ng Samar State University. Tulipas to Tulipas. Balik ulit to kay Tulipas AJ. Tulipas AJ to Rodriguez. Rodriguez sa gitna kay number 5. Number 5 to number 13, Borja. Borjala! Pumilit. Hindi pumasok. Santa Maria to Umpakan. Number 2. Umpakan. Balik kay Santa Maria. Santa Maria! Last touch po si Tulipas. May bagong mukha dito para sa Leyte Normal University. Ipinasok si Narido. Ipapasok din si Lugasan. Ilalabas si Santa Maria. Nagahanap ng perfect combination ang coaching staff ng Leyte Normal University dahil hindi pa sila nakakahabol dito. Jump! Pasok! Ayun, si Solidor ang nakakuha ng medium range jumper. Baba sa tatlo ang lamang dito ng SSU. Tulipas, tutulipas. Balik ulit kay Tulipas, AJ. Sa gitna kay number 5, Basilan. Pasa kay Tulipas Jr. for 3. Yes, sir! May tatawagan ng foul. Oh, nagkasabay, oh. Pagpasok ng bola ng 3 points, nanulak itong si Basilan. Basilan. Kaya tinawagan siya ng foul. Bola ngayon ng LNU. Kelonya, number 1, the point guard. To number 2. Balik kay Kelonya. Kelonya. Balik kay number 2. To meron ng 3. No good. Rebound. Big rebound ni Basilan. Basilan to Bora. Pass. Long pass to Dolipas. May pumasok. Rebound ni Dolipas sa Junior. May pito ang referee. It's a foul. Umpakan ang tinawagan ng foul doon. On that follow-up by Tulipas Jr. Nag-foul doon si Umpakan. Kaya naman itong Tulipas. Andito ngayon sa free throw line. Dalawang free throws. Nakakalamang sila ng anim with 5 minutes to go. First attempt ni Tulipas Jr. sa free throw line. Di pumasok. Pangalawang attempt. Oh, wala. Bola ngayon ng LNU Golden Falcons. Magandang ginagawa dito ng Leyte Normal University. Bagong larong ito, maraming nagsasabi na liyamadong liyamadong SSU. Pero tingnan naman, lumalaban yung Falcons dito.
Di pumasok ang tira ni Naredo. Naredo. Rebound number 12! 2 points! Si Solidor. Solidor. Nakuha sa tiyaga ni Solidor. Dalawang beses siyang nag-follow up. Finally, on the third try, nakaboslo. Tulipas, AJ Tulipas Junior. Jump shot! Bang! Pinabayaan. Walang tumao sa kanya. Libreng-libre ang kanyang jump shot. Kaya easing-easy ang basket na yon para kay Rogelio Tulipas. Bola kayo ng LNU. Sa gitna kay number 12. Ross Lidor! Wala! Nandun si number 4. Nagawa ni Tulipas Junior. Tulipas Junior. Mamadali. Tulipas Junior! Kilonia. Kilonia. Hindi nakalusot si Rogelio. Kala ko talagang kayang-kaya niya. Sinabayan na naman siya ni Kilonia. Sapal na sapal. 47-41. Bola ngayon ng SSU. Nakuha ng LNU. Ando ito si number si Santa Maria. Ang pumilit. Wala. There's a whistle. There's a foul. May nanulak mula sa likod. Palagay ko si Rodriguez ang tatawagan doon. Yun nga. Malinaw na malinaw pa ang mata ni referee Calipara. Second personal foul for team foul of SSU. 14 seconds on the shot. Bola ngayon ng LNU. It's Kilonia number 1. Pasa sa kay Santa Maria to number 12. Traveling. Ang tinawag doon kay Solidor. Bola ng SSU. Tulipas AJ. Nagdadala ng bola. Pasa kay Borja, number 13. Borja to Tulipas Junior. Jump! Hindi. Follow up ni... Iyan ang mali nila. Nagbabox out sila. Sila. Pinagtulungan nilang i-box out yung isa. Yung isa napabayaan. Kayo nakuha ang follow up. Angat ng 8 puntos dito. Naagaw naman ang bola. Napunta kay Tulipas Junior. Yun! What a nice move. Hindi pumasok. Follow up ni EJ. Pasok. Eto napapa-time out si Coach Colombiano. Nagbabanta na na umulagwa dito. Yung SSU, 10 na ang kalamangan ng Deers. 51-41. It's Kilonia. Kilonia pasa kay Naredo. Hindi pumasok ang tira. Sa ilalim kay Santa Maria. Hindi pumasok. Rebound na kuna ni Rodriguez to... Hindi pumasok. Bola ngayon ng LNU. It's number 8. Ay Santa Maria! Akiluga sa number 4! Para may kahalong malas na doon. Para kay Lugnasan. Andun na sa... Double dribble, huling-huli. Gagawa sana ng hesitation move itong si JR Tulipas. Pero huling-huli ng referee na muli niyang hinawakan ng bola. Saka ibinaba muli. 51-41 mga kaibigan. 10 puntos ang lamang ng Summer State University. Santa Maria. Monteroso, jump! No good. Andon si Naredo. O, wala pa rin. Bola ngayon ng Samar State University. O, palitan na naman ang tao dito para sa LNU. Tatlong tao ang kanilang ipapasok. Makabingkel. Soposo. Soposo at saka itong si Ignacio. Mm-hmm. Para magkaroon ng fresh legs. Dahil mag-ahabol sila. Kailangan talaga nila ng... bagong energy na ipapasok sa loob. Yung tinatawag ng mga magic bunot. Tingnan natin kung uubra itong ginawang magic bunot ng LNU. Bola ngayon ng SSU. Tulipas AJ. Pasa kay Tulipas GR. Tulipas GR jump! Bang! Parang nagpa-picture ng umangat. Ang ganda ng forma ng jump shot na yon ni Tulipas Junior. Kilonia number 1, the point guard of LNU. Pasa kay number 13, kay Ignacio. Ignacio balik kay Makabingkel na
agawan. Napunta kay Tulipas. Tulipas, ang pick! What a nice ball ni Tulipas. Kumagat doon si number 13, Makabingkel. It's just 2 minutes and 25 seconds. Ito na. Ito ang kinatatakutan. Yan ang kanina ko pa iniisip yan na partner Ox na naghahanap lang ng tempo itong SSU. Ayun na nga. 55-41. Nag-break away na sila dito sa third period with 2 minutes and 25 seconds remaining. It's already a 14-point lead. At may hirapan na bumawi dito ang LMU. Dahil kanina pa, kulang na kulang ang kanilang ball movement. Mm-hmm. So, palubo ng palubo ang kalabangan ng SSU. Tingnan natin, no? Ano kayang mga adjustment pa ang gagawin ng Lake Norma University. Basahin muna natin yung ating mga sponsors dito. Yung City Government of Tacloban, maraming salamat. Hiraya Foundation, of course. 745 Sports Apparel and Accessory Shop. Wald's Bistro, Show and Go, Aryao Construction, Print Options, Aquabel Water Refilling Station, at JKJ Premium Sports and Entertainment. Mahigit na lamang sa 2 minuto. Back to the hard court. Sige. It's number 6, Makabingkel. Ay, Saruso. Number 1, Kilonya. Hindi pumasok. Napunta kay Borja. Pasok. Number 13. Bola ng LNU. Kilonya, number 1. To Suposo. Sa gitna kay number 9. Pasa kay Ignacio sa ilalim, number 10. Ayun, napilitan. Pasok. Bola ngayon ng SSU. Tulipas. Pasa kay Rodriguez. Rodriguez ngayon to Borja, number 13. Borja. Naiipit dalawang mama. Si Borja. Shot clock violation. Nag-timeout dito si Coach Leon Cribelio. Parang hindi niya nagustuhan yung mga pangyayaring yun. Sabi niya, kahit lamang tayo ng 14, dapat huwag mag-atubili sa ating mga tikada. Parang hindi niya nagustuhan yung ginawa doon ni Borja. Sige po, sa ating mga live views ngayon, live viewers ngayon, muli po, andito po yung mga pa-shoutout. Kunin natin yung line ni Nina Rose. Nina, sige, go ahead. Ayan, at nandito na naman po tayo para basahin ang mga comments ng ating online supporters for this match. Shout out Boss Kevin Tihano watching from Japan. Sabi ni JC Abala, go SSU watching from USA by Brex Tabo. LNU, go, 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 sabi naman ni Joey. SSU Dears, fighting, sabi naman ni Joanne Baklay. Nice one, Ryan, by Denver Gadyan. Back to the hard court. Happy watching sa lahat ng ating mga nanonood live via Evka official Facebook page. Bola ngayon ng LNU. It's Kelonia, number 1, the point guard. Kelonia, sumalaksak! Pasok! May nanali ni Kelonia. Bola ngayon ng SSU. Tulipas, number 2. So number 13 na Borja, balik kay Tulipas. Tulipas for 3, short. Kuha ni number 10 na Ignacio ang bola. It's Kelonia, number 1. Pasa kay Santa Maria. Pero ay, to number 14 pala. Madulas ata ang bola. Nabitawan.
Oh, parang kinukulap ang attention dito ng coach, may ni referee, may warning na dapat yung player nakaupo sa bench. Yung isang player doon ng Samar State University. Ayun, proper decorum. Kasi nakalaan naman yung bench para dito sa ano, sa Samar State University. Ang ginawa ng isang player dito, pumunta doon sa may tubo. Oh, sa doon. May tubo at saka isinalampak ang kanyang paa doon na parang naka-relax sa kanilang sofa. Kaya hindi naman po pwede yan. Yung tinatawag ng mga proper decorum dito sa loob ng court. Huwag mong gawing bahay ito. Yun, tama yan. Kasi mga estudyante ito, partner Gibbs. So yun, balik tayo sa hard court. 44 seconds na lang po ang nalalabi sa ating third quarter. It's Tulipas to Borja, number 13. Borja sa ilalim kay Basilan. Jump! Pasok! Bola ngayon ng LNU. Kelonia, number 1. Pasa kay Suposo, number 6. To Ignacio, number 10. Nasundutan ni Rodriguez. Rodriguez, last touch. 13 seconds on the shot clock. Bola ngayon ng LNU, number 14. Drives! No good! Rebound ang 1 ni Tulipas. Tulipas, long pass to Tulipas. Junior, hindi umabot. Wow, pagkatapos po ng ating pangatlong yugto, 61-46 ang ating score. Mayroong baon na kalamangan na 15 puntos ang SSU sa pagpasok ng ating final quarter. Umarangkada na dito sa third quarter ang SSU Deers. Bumulusok na sila. Kanina pa ito, itong kanilang inaantay at may hirapan dito ang Leyte Normal University na humabol. Pero hindi pa tapos ang laban, bilog ang bola. Baka magkaroon ng major adjustment dito ang Leyte Normal University at baka sabayan naman ng malas dito sa SSU. Okay po, muli po aming pinapasalamatan ang ating mga partners at sponsors sa nagpapatuloy na EVCAA Season 2. The Commission on Higher Education through Regional Director Maximo Alhibi. Office of the House Speaker Martin Romualdez. Tingog Party List. Led by Congresswoman Yeda Marie Romualdez and Congressman Jude Asidre. Salamat din po sa City Government of Tacloban through Honorable Mayor Alfred Romualdez. Hiraya Foundation, 745 Sports Apparel Accessory Shop, Wild's Bistro, Show and Go, Ariao Construction, Print Options, Aquabel Water Refilling Station, and JKJ Premium Sports and Entertainment. Ayan po. Kakatuwaan tayo dito sa loob ng Tacloban City Astrodome. Dahil nga ipinofocus sa screen yung ating mga manonood dito. Kung minsan mga pa-cute, pero kadalasan mga mahihain. Mahihain, no? Sige po, tuloy po tayo sa ating laban ngayon. This is the last and final quarter para sa gabing ito. Bola ngayon ng Samar State University.
to Lipas AJ, the point guard. To Lipas AJ. Nagpumilit. Hindi pumasok. Wala ng Elenio. Elenio, number 8, jump, Rosal. No good. Nakuha ni Borja, number 13. Borja to Rodriguez, number 9. Rodriguez. Pasa kay Borja, number 13. To Lipas Jr. To Lipas. Umikot. Hindi pumasok ang tira ni Tulipas, pero may sumabay, may kasabay na foul. May sumabit kay Tulipas. Number 8. First free throw attempt. Yes, pumasok. Parang strong candidate na naman to na magiging player of the game. Itong si Tulipas JR. Agabe, siya ang ating player of the game. Naka-score ng 26 or 28 points ba yun? Siya na naman ngayon ang top scorer para dito sa SSU. Mm-hmm. Di pumasok ang pangalawang tira ni Tulipas JR. Bula ngayon ng LNU. Number 15. To number 6, Suposo. Suposo sa gitna kay Rosal. Balik ulit kay Suposo. Jump! Bitin. Nakuha ni Rodriguez ang bola. Pasa kay Tulipas Jr. Tulipas Jr. to Tulipas AJ. Tulipas AJ. Pasuhot-suhot. Bula. Nagsisit ng play si AJ. Sumalaksak! May pumasok. Napunta kay Tulipas Jr. kay Basila. What a move! Pasok na pasok. Nakuha na ng momentum dito ng SSU. Nasa kanila talaga ang momentum. Samantalang parang nanghina na yung opensa dito ng Leyte Normal University. Parang tentative na yung kanilang mga moves dito. Mm-hmm. Hinahinay lang po tayo dyan. Bola yan na. Bola ngayon ng SSU. It's Basilan. Basilan to Borja. Sa ilalim, Borja. Hindi pumasok. Nakuha ni... bola ngayon ng LNU. 64-46. Don't look now. It's already an 18-point lead. Baliktad po yung score ngayon. Bakaykay to Rosal. Balik ulit kay Bakaykay. Pasa kay number 2. To Suposo. Suposo. Pinilit. Wala pa rin. Big rebound. Diba sila number 10? Punta kay Tulipas AJ. Tulipas AJ. Sitting the play. Pasa sa ilalim kay Basilan. Ganda ng pasa pero hindi pumasok. Bola ngayon ng LNU. Suposo. Pasok. That was a clear foul. Basket plus a foul. Borja ang tinawagan doon ng foul. And Suposo is down on the floor. Nahagip. Dito mismo sa ulo itong si Suposo. Pero okay naman siya. Hinahawakan lang kanyang panga eh, pinagpag lang yung tama sa kanyang panga. Ayos na kaagad. Sige, pinaghahandaan ni Suposo ang first kung, attempt. Kung minsan, kung nandyan ka pa sa game, hindi mo nararamdaman yung sakit. Mm-hmm. Pag uwi mo sa bahay, doon mo mararamdaman. No? Lalo na kung matalo, partner Kebs. Oh, masakit sa puso at masakit sa katawan. Suposo, first attempt sa federal line. Pasok. Lalabas si Rodriguez, papasok si Babalcon para dito sa SSU.
7 minutes and 15 seconds left dito po sa ating final period. Nangangamoy ata ang 2 straight wins dito ng SSU. Bola ngayon ng SSU. It's Borja. Number 13, Borja. Pasa kay Balcon. Balcon for 3! No good! Rebound nakuha ni Quilonia. Quilonia, long pass to number 2. Tumpukan. Malakas na malakas ang pasa. Di na nahabol pa ni Umpakan. Yun ang mga chances na sinasayang. Nakakapagod yan kung naghahabol ka. Borja pa! Bitin ang pasa. Napunta kay Quilonia ang bola. Quilonia nagmamadali. Yes, sir! It's a layup ni Quilonia. 13-point lead. May pagkakataon pa. Mahaba pa yung oras. 6:34. All they have to do is to defend well and score itong Leyte Normal University. Tulipas EJ. Jump! Ma-short. Napunta kay Tulipas GR. Last touch pa ang LNU dun. Number 4, Santa Maria. Lugasan. Bola ng SSU. Tulipas. Kumuha ng foul. Foul number 11. Legal use man. First personal foul. Second team foul of LNU. Tulipas on his first attempt. Di pumasok. Second attempt. Yes, pasok. Bola ngayon ng LNU. Quilonia number 1. Pasa kay number 4. Balik-uli kay Quilonia. Quilonia sa ilalim. Nag-pick si... Pwede pumasok. Napunta kay number 2. Pasok. Buti na lang. Andoon si Banasta o si Umpukan. Yun ang nag-follow up. 65-53, 12-point lead. Borja, pinilit. Wala. Tatawagan ng jump ball yun. Kaninong ball possession? Naka-point same dito ball sa SSU. Kaya sa SSU pa rin ang bola. Tulipas. It's Tulipas GR. Pasa kay Borja, number 13. Back to Tulipas GR. To Borja again. Malakas ang tira. Nakuha ni Tulipas EJ. Tulipas EJ, jump! Last touch si EJ doon. Naghahanap siya ng foul doon. Isyang nag-initiate ng contact. Tapos nakatayo lang yung kanyang defenders. Talagang hindi yung tatawagan ng foul. Siya kasi ang nag-initiate ng body contact. Okay naman ang depensa sa kanya. Bola ng LNU. It's Quilonia. Quilonia! Sumalaksak si Quilonia. Hindi pumasok. Rebound ni Solidor. Natapal si Solidor ni Balena. It's Tulipas. Tulipas AJ. Pasa ka sa kanyang kapatid. Si Tulipas GR. Blind pass. Yan ang blind pass na talagang blind. Blind na blind. Timeout po tayo. Oh, baka may babasahin pa doon sa ating mga pa-shoutout habang may timeout tayo. Ang ating score 65-53. Here we go again, online community. Shoutout it, nagsha-shoutout from Kulia. Ano ba inind? Small but terrible SSU from James. Watching from USA, go, go, go from Bobby Montilla. Go SSU from Alexander. Go LNU from Gian Pasamante. Healthy competition lang po. Bawal ang mga toxic, sabi naman ni si Pozolin. Go John Rafael Napumusino, sabi naman ni J. Pritz Omangay. Nice one, Ryan Borja. Injured Python from Denver Guardian. Go LNU Golden Falcons from Justin Dagami. Shout out
Shout out watching from Singapore. Go SSU Dears from Glenn Danilio. Yan na lamang po. Back to you, Kevs and Dogs. Okay po. Thank you so much, Ninya Rose. Balik po tayo sa ating hard court. Remaining time, 4 minutes and 57 seconds. With the score 65-53, lamang po ang Samar State University. Pula ngayon ng LNU. 14 seconds on the shot clock. Nasundutan ni Tulipas. Number 7 na Balcon. Easy 2 points. Quilonia number 1. Quilonia. Pasa kay number 11. Wala, back-to-back errors ang nangyari dito para sa Leyte Normal University. Kaya nauunsyume ang kanilang balak na humabol. They are behind by 14 points, 67-53 with 4 minutes and 23 seconds left. At bola pa ngayon, chance to score and extend the lead for the Deers of SSU. Bola ngayon ng SSU. It's Tulipas. Tulipas to Tulipas Junior. Tulipas GR. Pipilitin ata. Pasa pala kay Basila. Hindi pumasok. Big rebound ni Balina. Wala pa rin. Nakuhang bola ni number 12 ng LNU. Solidor. Quilonia. Pasa kay Monteroso. Number 9. Monteroso sa ilalim kay number 3. Santa Maria. Basila lost the ball. 14 seconds on the shot. Bola ng LNU. Solidor. Oops! Offensive foul pa ang itinawag dito kay Solidor. Nabura. Nabura doon sa eksena. Itong si Tulipas. Tinawagan ng referee. Offensive foul. Si number 12, Solidor ng LNU. At hindi yan makakatulong sa kanilang paghahabol. Bola ngayon ng SSU. It's Tulipas, the point guard. Tulipas, sitting the play. So malagsak yan. Pasok. Pag sinueswerte ka nga naman. Hindi ko alam kung paano i-describe ang kanyang one-hander na yon na parang nakahiga na out balance pero ringless pala. Makakaagaw pa. Punta kay Tulipas AJ. Pasa sa likod kay number 5. Tulipas sa GR to AJ. Yes, pasok. Napa-timeout. Nag-timeout ang Leyte Normal University. Dahil siguro ito na ang kanilang last ditch rally. Dahil umangat na sa 18 itong abante ng SSU. 71-53. At mahigit 3 minuto na lamang ang natitira sa ating laro. Again, we would like to thanks our partners and sponsors, the Commission on Higher Education through Regional Director Maximo Alhibi, Office of the House Speaker Martin Rumbaldez, Tingle Party List led by Congresswoman Yeda Rumbaldez and Congressman Jude Asidre. Salamat din po sa City Government of Tacloban through Honorable Mayor Alfred Rumbaldez. Ngeraya Foundation, 745 Sports Apparel Accessory Shop, Walds Bistro, Show and Go, Ariel Construction, Brent Options, Aquabel Water Refilling Station, and JKJ Premium Sports and Entertainment. Earlier, nakita nyo sa inyong screens ang muse ng Leyte Normal University na si Miss Portillo na nakiki-enjoy dito kahit nalalabangan ang kanyang team. Masaya naman siya. Sige po, back to the hard court. Bula ngayon ng LNU. It's Quilonia. Quilonia, jump. Yes sir, pasok. Tulipas. Pasa kay Tulipas number 6. Tulipas GR.
Nagsasayang na sila ng oras dahil kakampi nilang oras dito. Tulipas GR. Pasa sa ilalim. Ang ganda ng pasa. Ngunit hindi na pasok ni Basilan. Long pass to number 5. Number 3. May pito ang referee. It's a foul. Foul number 1. Blocking foul. Two free throws for number 3. Balyena ang tinawagan doon ng foul. Si Santa Maria, andito naman sa ating linya para pababain ang kalamangan ng Summer State University. Unang attempt ni Santa Maria sa free throw line. Pasok. Pangalawang attempt, hindi pumasok. Nakuha ni number 5, Basilan, rebound. Pasa kayo yung Tulipas. Tulipas AJ ngayon ng bola. Tulipas AJ. Pumilit! Yes! Pasok! Parang minaniman nilang ang depensa doon ng LNU ni Tulipas. Iba talaga, kaya veteranong isi player. Kelonia. May foul dito si AJ Tulipas at narinig nyo kani-kanina lang, a while ago, na nag-announce na dito ang ating Coliseum Barker na last 2 minutes na ng ating ball game. Pasok ang lima. Yung mga bench player. Pinagbigyan ni Coach Crebelio. Sige, ayaw na. Total, nangangamoy, panalo. Second straight win for SSU sa ating bagong-bagong torneo. Kaya pinapasok yung mga bench player. Talagang halatang-halata ng mga bago. Hindi pa pinagpawisan yung iba. Kelonia for three! Yes, sir! Dapat kanina pa ito ginagawa ni Kelonia eh. Parang nag-aalangan lang siya noong first and second quarter. Bola ngayon ng SSU. Number 15, Patrimonio for three! Hindi pumasok. Rebound sa ni number 12. Balik kay Patrimonio. Patrimonio ulit! Wala pa rin! Bola ng LNU, Santa Maria. May foul. 1 minute and 10 seconds sa lamang mga kaibigan, 73-59 is a 14-point advantage being enjoyed by the Summer Boys of the Summer State University. And SSU is on their way to registering their second win in the second season of the IBCA Men's Basketball. Bola ng SSU. Number 14. Pasa sa ilalim. Nag-aagawan. Naagaw ng number 1, Colonia. Pero naagaw ng SSU. Ayun, Patrimonio. Pasok. Kung siswertihin ka nga naman. Nakatayo lang doon si Patrimonio. Nag-offensive rebound ang kanyang kakampi. Pinasa sa kanya. Parang ibinalibag lang ang bola. Na-foul. Mayroon pang bonus shot. Bonus shot. Warning for penalty, LNU. Hindi pumasok ang bonus shot ni Patrimonio. Last 55 seconds. Bola ng LNU, Kelonia. Kelonia to number 2. Hindi pumasok. Doon si number 12, Solidor. Pinilit ni Solidor pero hindi pumasok. Pero may foul. Solidor ang nasa linya ngayon. 2 free throws. Wala. Wala. Talagang minamalas. May halong malas ata eh. Para medyo pabayin ang kalamangan. Pero nagminti sa kanyang unang free throw itong si Solidor ng LNU. Pangalawang attempt. Wala pa rin.
Rosal jump. May pitong referee. May foul. May early entry. Yung SSU, kaya isa pang free throw ang binigay para kay Solidor. Ayon, pumasok din. Bola ng SSU. 40 seconds. So, Patrimonio. Patrimonio, pasa kay Gulondrina. So, number 3. Yes, sir. Pasok. 30 seconds. Wala pa rin. Bola ngayon ng SSU. At Gulondrina, number 8. Pasa kay Patrimonio, number 15. Patrimonio. Nasundutan ni number 2 ng LNU. Pasa kay Rosal. Rosal drives! Wala. Malas talaga. And that is our final score, ladies and gentlemen. It's 77 for SSU and 60 for the Leyte Normal University. The SSU notching their second victory with no loss. Dito po sa pagpapasimula ng ating IBCAA Men's Invitational Basketball Tournament. At nalasap naman ang kauna-unahang talo sa kauna-unahang laro ng Leyte Normal University. Mamaya, atin pong pipiliin kung ano at kung sino po ang ating player of the game sa larong ito. Mm-hmm. So hatid po sa inyo yan ng print options. Sino kaya ang best player ng larong ito? Once again, we would like to thanks our partners and sponsors sa tapapatuloy na IBCAA Season 2. The Commission on Higher Education through Regional Director Maximo Alhibi, Office of the House Speaker Martin Romualdez, Tingog Party List led by Congresswoman Yeda Marie Romualdez and Congressman Jude Asidre. Nagpapasalamat din po kami sa City Government of Tacloban through Honorable Mayor Alfred Romualdez, Hiraya Foundation, 745 Sports Apparel Accessory Shop, Wild's Bistro, Show and Go, R. Yao Construction, Print Options, Aquabel Water Refilling Station, and GKJ Premium Sports and Entertainment. Thank you po. And we are just waiting for our player of the game to be introduced to us. And this time, is the older brother, si AJ Tolipas naman ngayon, ang ating player of the game. We are preparing for the interview with him by our courtside reporter. Kung kagabi si Tolipas Jr., ngayon naman si brother niya, AJ Tolipas. Magagaling ang mga batang to, mga Tolipas brothers. Opa, nasaan na yung t-shirt nito na print options? Aha. Andun, andun. Andun po. Hindi po kasi naka-block na si Tolipas AJ. Nagkamali nang ibinigay na t-shirt. Yan. Yan ang tamang-tamang t-shirt na galing sa print options. Batang IBCAA. Batang IBCAA. Yun. Sige po, mga kaibigan. At dito po sa ating line si Harold. Harold, please come in. The night is still young and we are still live here at the Tacloban City Convention Center for this season IBCAA Basketball Tournament. Joining with me here tonight is the best player of the game, print option rather, is Mr. Albert Joshua Tolipas from Samar State University. So my first question is, ano po ang iyong nararamdaman ngayon? Medyo nakakabahan, pero still happy. I know. Have you ever thought na ikaw ang mananalong print options player of the game? Hindi ko inaasahan yun. Alright. I know, kabang-kaba ka, pero yes, laman lang. Okay. Would you like to make a shout-out to your schoolmates, classmates, or teammates? Shout-out na akong pamilya, mga paranas. Shout-out na Team AOB. Shout-out ang mga nagsusuportan Team SSU.
ngan amon ko amon vice president amon president ngan amon coach as team. All right, once again, Mr. Albert Joshua Tulipas from Summer State University. And that concludes the Game 3, matching up with Leyte Normal University and Summer State University. Back to you, Kevs and Ogs. Thank you so much, Harold. And congratulations sa ating best player of the game, si AJ Tulipas. At ngayon, papunta na sa ating midcourt para kantahin ang kanilang official hymn, ang winning team dito sa ating last game. Ang Samar State University. O paano dito, Partner Ogs? Parang sa weekend na naman tayo magkikita-kita nito. Yeah. Dahil ang ating schedule sa ating Ibkaan Men's Basketball ay kada Sabado at Linggo na lamang. Mm-hmm. So, alauna po, Partner Gibbs, magsisimula ang every game, no? Sa Sabado at Linggo. At ating pinapasalamatan ang lahat ng crew dito. Mm-hmm. Ang samahang basketball ng Pilipinas, ang ating mga referees, ang buong staff ng IBCA sa pangunguna ni Commissioner Julius Ross Lacaba at ang ating mga courtside reporters. Kasama natin dito, baka mayroon ka pang gustong batiin, Partner Ox, bago tayo magpaalam. Ayun po, shoutout lang po sa ating mga nanonood ngayon, lalong-lalo na yung mga taga-Lawaan, Eastern Samar at syempre yung ating mga kababayan dyan sa Eastern Samar, mga taga-Isti. Oo, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, mga kaibigan, mga kaibga, magbabalik po tayo sa weekend. Abangan nyo lang po ang mga post sa ating official Facebook page ng IBCA para malaman nyo ang mga updates doon, yung mga maglalaro next weekend. Sa pangalan po ng mga bumubuo ng ating broadcast crew, ang PRTV at ang FMR, ito po si kasamang Ogs Agsemer at si Kevin Shusana. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood ng ating mga laro. At sana po sa susunod na mga laro ay palagi tayong magkakasama-sama. Thank you so much. Magandang gabi. Of pride, Eastern Visayas united we will rise. This is our future, this is our Estasyon nga kaugup mo.